Isang magandang araw po sa atin lahat. Ayun. Mabuhay po lahat ng mga motovloggers. Sa mga walang sawang nag-atid ng mga informasyon, no? So, yun na po. Sana po okay lang po tayong lahat despite sa kinakaharap po nating pandemic. Stay safe pa rin po tayo. So, welcome nga po pala sa Muntik channel ko, Joe Motology. So, ayun. May nabasa ako ng mga issue. Hindi naman talaga sa ganun ka-issue, no? So, may nag-post kasi sa Facebook page natin, sa Facebook ng NMAX. May parang magsisiw daw. So, chinek ko naman po, itong motor ko na NMAX, 1 month pa lang, legit nga, parang merong tunog na tunog sisiw. So, nagtataka ako bakit may ganung tunog. Para sa akin kasi nakaka-alarma. So, hindi naman talaga sa ganun ka-issue since sa tingin ko naman kasi nagkakaroon ng tunog kasi nga matagal na panahon na stock tong mga motor natin bago natin nabili, kumbaga. So, expected na talaga yung ganun. Bagamat normal lang naman iyon, may mga drivers talaga o riders talaga na ayaw ng ganun. So, katulad ko, ayaw ng ganun. So, iyon na nga, hanap lang tayo ng place since may dala naman ako lagi ng mga tools. So, tingin ko, madali lang yung repair. So, without further ado, intro muna tayo. So, napansin ko mga master, yung tunog sisiw niya na gagaling is dito. So, may nakita na rin ako sa mga post na to. Nasa bandang ihi daw ng front wheel. So, gagawin natin dito, gagrasahan lang natin, saka isprehan natin ng WD-40. So, since narinisan naman natin itong maxi natin, kakalinis lang. So, subukan natin i-repair. So ito na yung mga master, yung mga common issues na nakikita natin sa Facebook. Yung parang may tunog sisiw na sa NMAX natin. So nakita nyo naman kanina sa video, so hindi ko lang alam kung narinig nyo yung tunog sisiw na ano, no, ng maxi ko. So ito pala si NMAX is 1 month pa lang. So parang normal na yung issue niya na parang may tunog sisiw. So buka natin i-repair. So kasama ko pala yung si Master Jimboy. So, kasama po siya mag-repair ng ano, hihi ng ano, no, ng tire sa NMAX. So, ang kailangan natin na tools ay ito, 14 box wrench, saka 17 para matanggal itong hihi. Saka, kailangan natin ng WD-40, saka grasa, para may-apply natin yung grease sa hihi niya, para mawala yung parang tunog sisiyo niya. So, sige. Samahan nyo kami at para matutunan kayo. Matutunan pala, sorry mga master. Sige. So, tanggalin lang natin yung ano, mold niya. Natanggal natin yung bolt niya, so kailangan natin alayan yung ano na yung sapat ng baba para hindi mauntok yung bolt niya dito sa pag nakuha na natin yung para matanggal natin, kailangan na natin bukas ang hihi ng lagyan natin ng support.
klaseng dong ini. So ito nga pala ang ihi, no? So napansin nyo, parang may grass na sa bandang dito, no? So kailangan natin lagyan ng grass at saka spinahan natin ng WD-40. So lagyan nyo lang ng lahat ng parte. Sorry master, hindi ako marunong mag hindi ako magaling mag Tagalog. Saya kasi ako. So pwede natin lagyan ng WD-40, no? So lagyan na rin natin ng grasa yung mga parang gateway nya, no? Sprayan na din natin. So pag tapos na, pwede natin ibalik. Lagyan lang natin yung board sa kanat. Pita lang natin. So wala kang nakataunter yung bandang board para hindi sa sumabay. So pag nakikita na, so pwede natin kunin yung support sa baba. So test natin, no, kung may maririnig pa bang parang tunog sisiw. So sana mawala na, no? Kasi nakaka-disturbo sa aninig. Nakaka-alarma. So try natin. So wala na akong naririnig na parang tunog sisiw. So tingin ko okay na. So update ko na lang kayo kung anong kung wala na talaga, no. So balikan ko na lang kayo. So yun lang yung sa vlog natin, no, sa tutorial. So sana may natutunan kayo at sana supportahan niyo ang channel natin. So kita-kita susunod na vlog. Ride safe.